So ngayon tatakal ko yung most elements na kailangan mo sa paggawa ng basic na website para to sa mga beginner o intermediate na hindi pa to alam. So gawa muna ako ng basic na HTML file. Pero bago ko itakal yung mga elements, review lang muna bakit kailangan ng elements. Ito. Kasi natanong nyo na ba, bakit ba gumagamit ng elements? Pwede namang type lang ako dito ng random text. Tapos, tignan ko yung resulta. Ayan, nagdi-display naman. Diba? May display naman siya. Ba't kailangan pa ng elements? Isang rason na dun sa natakal kong kahapon na kung papanoorin nyo yun, malalaman nyo yung isa pang rason. Pero ito pa, isa pang rason, kunyari, may paragraph ka. Tapos, gusto mo, next line, may indent. Ano sa tingin nyo yung resulta na ito? So, ito, tingnan natin ang resulta. Wala siyang indent, walang next line. Sumunod agad. Pero dito, nasa baba siya. Bakit? Kasi, ganun yung default styling ng HTML. Kahit lagyan ko pa na napakaraming white space. Pag sinave ko, tapos titignan ko yung resulta, ganun pa rin. Ayun yung rason, ba't gumagamit ng elements? Kasi sa pang rason, yung default styling nga na natakal ko na. So, ayun. Alam nyo na kung bakit gumagamit ng elements. Ngayon, takal natin mga basic lang. So, unang-una, yung H1 to H6. Pag gusto mo ng headings. Heading 2. Heading 3. H for to. Heading 4, swipe, heading 6, H6, heading 6. So ayan, nakikita nyo yung pagkakaiba. Bold siya, tapos nagkakaiba lang siya sa laki ng text. Default styling nila yun. Pero kung gagamit lang ako ng kunyari, ayan, kunyari, sample text lang. Ito lang siya. Wala siyang style kasi nga, hindi siya nasa loob ng element, ng kahit anong HTML element. Ito, mga text nasa loob ng header tag, heading, H1, specific na heading. Tapos, meron namang p-tag. Ibig sabihin, paragraph. Ayan. Parang plain text lang siya. Pero, kinaibahan. Pag ito, hindi ko gumamit ng p-tag. Tapos, gusto mo ng indentation ng next line. So, ayun pa rin. Susunod din siya. Hindi siya magtatalon sa next line. Pero pag pinasok mo sa loob ng p-tag, ayan, nagiging black siya. Pupunta siya sa kabila. So, kung gusto mo may isa pa dito, random text na lang. Tapos, p-tag ulit. Diba? Kita nyo, nag-next line siya. At yung default styling niya, may margin, may pagitan sa text. Meron naman a-tag, link naman to. May attribute siya na href, pero buburahin ko muna para di ka malito. Tapos, papasok lang sa loob. Kaya, click this.
parang paragraph lang siya pag binura niyo yung href attribute kasi ay yung pang redirect niya sa ibang page. So lalagyan ko ng href. Ayan, nagkaroon siya ng underline, tapos pag tinutukan mo, may lumalabas dito. Ibig sabihin, link siya. Para pagganahin yung link, pwedeng redirect nyo sa ibang page, ibang HTML page. Kunyari, gagawa ka ng isa pa. HTML. Tapos, and tapos gusto ko mag-redirect dito. So, lalagay ko lang pangalan niya dito. Another HTML. Tapos pag-linik ko, pupunta ako sa kabilang page na i-link ko. And so, ayan yung A tag. Link. So, yung A, anchor. Anchor tag. Nag-link siya sa ibang page. Next naman, UL. Ibig sabihin, unordered list, tapos yung mga, may mga item siya sa loob. List item tawag, li tag. So, first item, example lang ko lang kayo. Second item, third item, balik tayo sa kabila. Ayan. Ito yung list item. Nasa loob siya ng unordered list. Pag unordered list, may kita nyo, period yung nasa unahan niya. Meron naman counterpart to, ordered list, OL. May resulta naman, may ginumber siya. Hindi nyo na kailangan maglagay pa ng number dito. Automatic na siya. Imbis na, pag kunwari, maglalagay kayo yung list. Kunwari, 1. Tapos, first item. Second item. Third item. And, hindi nyo na kailangan maglagay pa ng number. Automatic na siya. Pagka-ordered list. Pagka ordered list naman, period lang yung nasa unahan niya. Maganda to, may gamit nyo to. Kunyari, gagawa kayo ng website na kunyari, cooking lesson, yung mga steps. Listan nyo by na naka-numbered to, kaya naka-indent ng period sa unahan. Tapos, sunod naman, meron namang div tag. Ito, madalas kong ginagamit, pang container lang. Hindi siya nagdi-display kasi nga ang div tag pag wala siyang laman, wala nang dinidisplay, parang container lang siya pero black siya. Ito para patunay, lagyan ko ng style na black siya. Div. Select yung div, tapos border, lagyan ko 2 pixel. Ayun na siya, 2 pixel. Parang isang line lang siya kasi nga wala pa siyang height. Pero yung width niya, yung lapad, automatic lagi na sakop niya yung buong page. Buong page, width ng page. Kasi nga, block element. So yung block element, ayun nga yun, nasakop niya yung buong page. Maski itong heading, mga block element yan, pati paragraph. So kung gusto niyo ng patunay, ito. Ayan, P tag, nilagyan ko ng red na border. Yung heading naman, nilagyan ko rin. H1 na lang. Kasi paresa naman siya. Border, PX. Yung PX, pixel, ibig sabihin yan kung di nyo pa alam. Ayan, sakop niya yung, kahit dito lang yung text niya, pero sakop niya. Ayan yung mga block element. Pupurahin ko na lang. Para di maguluhan. Madalas to ginagamit ko, ayun nga, pang container ng ibang
item para pag-layout. So ngayon naman, meron naman image tag. Image tag para yon sa photos or pictures. May dalawa siyang attribute, source tsaka alt. Yung source ay dun may specify kung saan nakalagay sa computer mo yung image. So para mag-display siya, ayun nga, kailangan mo ng source attribute. So hanap ako ng picture. Ito, kunwari ito gusto kong picture. Kakopy ko, tapos punta ako sa file directory nung code ko, kung saan nakalagay itong code ko na to. So ngayon, dito sa loob, tapos paste ko. Ayan, makikita nyo, nandito na siya. Tapos, ayan, pag nasa same folder lang sila, kahit yung pangalan lang ng file yung ilalagay mo, pati extension. So, pangalan ng file, bato sa ito. Ayan. Tapos, save ko. Ayan na siya. Yung alt naman, ito, text kailangan ilagay mo dito. Gagana siya kapag hindi makita yung picture. Kunyari, hindi malokit yung image. Kunyari, mabagal yung connection dahil hindi pa nag-load yung image. O kaya, mali yung path na ilagay mo. Mali yun. Dadagdagan ko ng S. Mamaliin ko. Tapos, bato sa picture. Ito yung lalagay kong text. Ayan. Diba? Mali yung path ko, kaya nagkaganyan ng icon. Tapos, yung text na nilagay ko sa alt, ay yun, naka-display. Yes. Babalik ko sa kanina, sa tama. Ayan, match na sila. Save ko. Ayan. Hindi nyo nakikita yung alt. Kasi tama. Yung path. Tapos, nag-display yung picture. So, paano naman pagka nasa loob ng folder yung image mo, kung gusto mo. Kunyari, marami ka ng image. Tapos gusto mo organize ka. Nasa isang folder lang yung mga image mo. So, ito. Nagawa ko ng folder. IMG pangalan. Tapos lilipat ko din sa loob yung image ko. So, ayan. Nasa loob na siya. Pero di ko babaguhin dito. So, obviously mali yan. So, save ko. And, nag-display yung alt. Kasi nga, mali yung pagkakalink ko. Mali yung path ng picture. Mali yung source. So, para ilink mo, i-point out mo sa yung source, pag nasa loob ng isang folder, dito, lalagay mo lang, unahin mo yung pangalan ng folder. IMG, tapos slash. Tapos pangalan ng image. So, ayan. Save ko. Tapos, ayan na. Balik na siya.